Ako pala si Tiny. Nasa sa kapisyo, para sa trabaho. At alam mo ba kung bakit sinakripisyo ko ang pinakamamahal ko trabaho? Dahil yun sa pagmamahal ko sa akin nila. Nagsimula to nung nalaman ko at nararamdaman ko sa aking ina na siya'y nangihina. Yung 2016. Simulan natin yung 2016. Yung 2016 ay nagsakripisyo ako para sa minamahal kong trabaho. Bilang like man sa industriya ng pangmadla. So, sa pagmamahal ko sa akin ina, naisip ko na this is the time na para ibigay ko naman yung oras ko para sa kanya. Na ibigay ko ang nararapat at maparamdam kong nararapat na pagmamahal ko at pagmamahal ng isang anak para sa isang ina. So that time, nagkaroon ng voluntary. So I take the opportunity to grab the voluntary program that made by my beloved industry. So that's it. Nakakaano ko ng within my 5 years mula 2011 at ako po ito ang way ko na pagpapasalamat sa industriya niyon dahil sa within 5 years ay pinagkatiwalaan nila ako, binigyan nila ako ng importansya, binigyan nila ako ng pagkakataon para magkaroon na magandang experience regarding sa industriya ng madla. So, I'm very respected, I'm very beloved na mapasama ako sa industriya na yun. So, yung that time, 2016, yung December, nangyari na nga yung kinakatakutan ko na nagkaroon na nga ng sakit ang aking ina. Dinala siya sa ospital, maraming salamat sa mga doktor na naggabay at gumamot at nagpagaling sa aking ina. Salamat po sa inyo, Doc. Dahil kung hindi dahil sa inyo, hindi haba ang buhay ng aking ina. Yun, in that time, 2016, September, nagkaroon ng butas yung large intestine at small intestine ng aking ina. So, that time, nag-decide ako na nag-ano na rin ng offer. So, nag-decide ko na isave ko yung nanay ko regarding sa sakit na nangyari sa kanya at naramdaman. So, I grabbed the opportunity, the voluntary program that made in the industry. So, I grabbed it. Walang hatred, walang regret, walang kasamaan ng loob. Be professional. Yan, naging professional tayo. Be professional, then I grabbed it. Then, yung nagkaroon ng nasa hospital ako kasi within sa hospital, sabi ko 3 months na hindi pa stable yung nanay ko. So sabi ko, sir, mag-resign ako po. So, that's it. Nag-resign tayo. So, nag-aan nag-offer na rin sila. So, I grab it. Kasi hindi ko na rin kaya yung pressure. Pupunta sa Laguna, pupunta sa Quezon City.
pupunta doon sa trabaho. It's very hassle, it's very regret, very stressful para sa akin dahil from Quezon City to Laguna, nagka-travel ako. So very traffic, very malayo, sobrang layo. So it's very hard for me. So I decided to grab na lang the program para mabantayan at malagaan ko na rin yung nanay ko. So, nagkaroon siya ng 0.3 cm na butas sa large at smalls, dalawa yun. So, buti na lang, salamat po Lord na niligtas niya yung aking nanay sa papamakan at bigyan ng mahabang buhay. And that's it. Nag-grab opportunity, then nag-negosyo tayo para dito lang sa harap ng bahay natin para mabantayan ko masyado at mabantayan ko na maigi ang aking. So salamat sa Panginoon, salamat sa buong may kapal dahil binigyan niya tayo ng pagkakataon para ipayag at paramdam natin sa ating ina na mahal natin at paramdam, naramdaman ng ating ina na kailangan natin siya at naparamdam na sa ating ina na kailangan natin siya at kailangan parin natin siya at hindi at mahirap ang buhay kung wala siya. So maraming salamat Panginoon dahil yun ang binigay mo opportunity. That's it. Then nangyari yun, sinabi ng doktor 50-50 na yung nanay mo, so kailangan na nagdabo. So tumakbo ko ng kalamba. Oops, ngunit sabi ng doktor, hindi pwede na malis ka na hindi anak or hindi kapamilya yung may iwan sa nanay mo. Kasi hindi namin nasipasuhin niya. So, I grab the opportunity na sa tita ko at sa kapatid ko, dalawa sila. Binantay yung nanay ko at tumakbo ko ng kalamba para kumuha ng dugo, na pitong dugo. So, nangyari ko yung 2016. Then yung kumuha ko ng, nagbili ako ng dugo na worth of 7,150. Hindi ako makakano yung worth me per long. Matagal lang kasi, nakalimutan ko na, sorry. Pero, yun nga. So, apat na bag or tatlo. Tama, apat na bag. So, 3,000 pala isang dugo. 300 ml yata. Ano yata? Blood count. Kasi kailangan din ng plasma o yung puti, white blood cell para sa dugo. So yun, 369. Oo nga, almost tatlong dugo. Ay, 2.5 pala. 2.5 plus total 2,000. 2.8, mga 2.8. Yan, mga naglalaro ng 2.8. So, that's it. Almost 7,000 yung ginastos ko sa dugo na yun. Nagpunta pa ako sa Batangas, Pakalamba, pa Batangas yun, sa may Red Cross and the seat. Yun nangyari sa tapos, pumunta pa. Tapos, pinagdadasal ko sa ating Panginoon na umabot ako dahil yung dugo ng nanay ko, sabi ng doktor, sa tita at kapatid ko na 50-60 na. So malapit na sa 50-50 yung dugo. So ipakita ko yung nanay ko, puting-puti na halos hindi na kulay yung kanyang mga balat, yung kanyang kamay. Hindi na puting-puti na, wala nang kulay yung kanyang kamay, pati yung kanyang yung mata. So I'm grateful dahil dinalangin pa rin ng tayo ng Panginoon na masave yung ating magulang sa pamagitan ng effort at love at sakripisyo at opportunity na pinaranas sa atin ng Panginoon. So, we are blessed
mula 2016 hanggang 2020 ay we're still good, not kami ay still good at okay na okay. At patuloy pa rin na nabubuhay at patuloy pa rin ang buhay sa ngayong 2020. So, sinare ko lang ang pagkakataon na yun. So, that's it. Tapos, binigay ko lahat ng gusto ng nanay ko, lahat ng hiling niya, ay pinayagan ko dahil gusto ko makarecover siya. And I'm just sharing these thoughts, this experience, these challenges na binigay sa akin na Panginoon para maka-inspire sa inyo na magkaroon ng pagpapalaga sa nanay, pagpapalaga, pagmamahal sa nanay, at pagkakaroon ng maraming oras sa nanay, tatay, or sa pamilya, sa lahat ng pamilya, na sa buong pamilya, sa isang pamilya na kinalalagyan nyo, kinalalagyan ko. So yan, that's it. And one time, at naisip ko na rin na gusto ko na rin na magkaroon ng maraming oras sa pamilya ko, kasi lahat kami tumatanda na, isa-isa na kami tumatanda, so wala na pabata, so kailangan namin ng isa't isa, kailangan na namin ng attention ng isa't isa, at ito si attention ng bawat isa para sa hamon ng buhay at sa buhay na mangyayari pa sa pang-araw-araw na pumunay. So, isa rin yun dahil nag-sakripisyo ako, nag-take ako ng opportunity para magkaroon ng oras sa magiging asawa ko. Kung meron man, I'm single, then not married, walang kabit, walang asawa, walang babae. So, I am one woman man. Kaya, sabi ko, sa mga nakapas relationship ko na this opportunity ay ibibigay ko ang buong oras at lahat ng oras ko para sa pamilya ko, sa magiging parte at kahati ng puso at buhay ko. Kung hindi ko mamigay ang material na bagay, so gusto ko yung hindi ganun, na puro pera lang, puro material na bagay lang ang nasa bunganga at ang gustong makamit sa relationship at sa pakikipagrelasyon sa bawat isa. Kasi kailangan natin ng pera, pero ang pera ay nagbibigay lamang ng tulay para magkaroon ng magandang buhay at masayang pamilya at maging maganda ang relasyon ng bawat isa ng bilang asawa, syota at boyfriend, girlfriend ng bawat isa. So, pagdating sa pera, huwag ganun. So, maging ano tayo sa relationship natin na ang pera ay kayang kitain, kayang hanapin kung magsisipag lang at maghanap buhay lang. So, ang relasyon, yan ang pinakamahirap na pundasyon na dapat mabuo at dapat na magawa ng isang magkarelasyon, mag-asawa, mag-syota, mag-boyfriend, mag-girlfriend, engage, ikakasal pa lang, already pa kinasal, may anak na, may asawa na, may hindi pa sa tamang oras na ginagawa. So, that's it. Yan ang pundasyon ng relationship ng bawat mag-asawa at bawat pamilya. So,
regarding in that, dapat ay maging masino, maging masipag, at huwag umasa sa isa, at huwag umasa sa isa't isa. So, dapat magpursige sa buhay at hindi puro asa lang sa pera at kukuha lang ng pera sa bawat partner na pinarelasyonan at nakarelasyon natin at nakarelasyon mo, nakarelasyon ko. So, yun ang pinakapangit na relasyon na may experience ng bawat individual, bawat tao, kung ang pera, kung ang utak at puso at katawan lamang ay naiipot at nababalik lamang sa pera. So, be responsive, be a good citizen community, and be responsible individual humankind in this world. So, I just sharing my thoughts. So, this is a opportunity for me na masambulat ang dapat sa pakikipagrelasyon at pagkakaroon ng oras sa pagmamahal sa isang ina at sa isang relasyon ng bawat individual na tao dito sa mundo. This is Kuya Arlon! And this is Tiny. Diba? Then this is Tiny, and I wish you very good luck in your life, and kahit ano man ang mangyari, always pray and think na mahal tayo ng Panginoon. And this is Tiny, giving peace, running home!